Hello guys. Gagawa ako ng ng burong isda. Ito yung ingredient ko guys, oh. Ito yung isda, yung karpa. Malalaking isda. Fresh yan, hiniwa-hiwa ko na yan. Nalagyan ko na siya ng asin. Tapos ito naman yung kanin lamig. Kanin lamig to. Ayan guys, ilagay na natin yung isda. Una, lagay muna natin yung kanin sa Tupperware. Tapos lagay natin yung isda. Ayan. Kailangan malinis ang kamay natin guys, ha. Tapos ilagay na natin yung kalahati ng yung kanin. Lagay natin siya sa ibabaw. Oops, sorry. Yan guys. Simple lang ang paggawa guys. Kaya lang, inaabot ng ng mga 2 weeks o 3 weeks. Pwede na siyang igisa. Yan. Kailangan malinis ang natin guys, mga gamit natin. Yan. Kailangan malinis din yung isda. Wala siyang mga dugo-dugo. Yan. Ganyan guys. Ngayon, iaano natin siya. Ano pa to? Itatago natin siya ng mga mga 2 weeks. Kasi malamig ngayon, kaya mahirap magano ngayon. Pag taginit, summer, madaling maano siya, madali siyang maburo. Kako pala. Ayan na siya guys, oh. Yan. Mga 2 weeks to, okay na siya. Maghihintay pa tayo ng mga 2 weeks. Ayan na siya guys. Simple lang, pinakamasarap to na ulam, burong isda. Ayan. So, ang gagawin natin, tatakpan na natin. Hayaan natin siya maburo ng mga 2 weeks. 2 weeks. Kung summer, pwede na yun 1 week. Eh ngayon, medyo malamig-lamig pa dito. Kaya mga 2 weeks. Ayan. Lagay natin siya sa Tupperware. Tapos, ilagay natin siya dun sa sa medyo mainit na temperature. Ayan. Para maburo siya kagad. Hello guys! Ito na yung yung buro ko, oh. Na-fermented na siya. 2 weeks. Ayan. Fermented na siya, guys, oh. Maganda na siya. Maganda yung pagkaburo niya ngayon. Igigisa natin siya sa yan. Ito yung luya. Of course, kailangan maraming luya. Kita ba? Tapos, ito yung bawang ko. Ito yung sibuyas. Kamatis. Nilalagyan ko siya ng kamatis, guys, para may kulay ng konti. Hindi yung puting-puti siya. So, let's start! Kung gusto niyo ng ng medyo spicy, lagyan niyo ng naglagyan niyo ng sili. Yan.
Lagyan natin siya ng mantika, guys. Medyo dagdagan natin ng mantika, ng oil. Ayan, burong isda na may kanin, kanin lamig. Lagay na natin yung luya. Yung mga mahilig sa buro, ayan. Then, isunod na natin yung bawang. Yung mga mahilig sa buro, eto, gawa na kayo. Eto, paano paggawa? Mga kapangpangan, mga Ilocano, yan. Specialty nila yan. Natin yung sibuyas. Kailangan maraming baho, ano, luya para ano, mabango siya. Pampabango. Pag medyo malamig kasi, kailangan matagal mano, maburo yung isda sa kayong kanin. Tagal siya ma-fermented. Pag summer, yan, magdali lang. Mga 1 week lang, okay na siya. Eto, 2 weeks yan eh. Kasi medyo malamig pa dito sa Hong Kong. Kaya mahirap mag-ano muna, maghirap mag-gawa ng buro. Pag-fermented. Lagay na natin yung kamatis, guys. Yan. Lutuin natin siya ng konti. Kung ayaw nyo na may kamatis, pwede naman walang kamatis. Pero ako gusto ko kasi may kamatis yan. Okay, nailagay na natin yung ano, pinaka-ano niya, yung isda muna.
Lagay na rin natin yung ano, pinakakanin niya. Ang ganda ng ano niya guys, ang ganda ng pagkaburo niya. Lagyan natin ng konting sabaw tubig. Para maluto yung isda. Dagdagan natin. Ayan na siya guys, oh. Okay na siya. Dry. Hindi naman masyadong dry. Ayan. Okay na siya guys. Ayan na guys. Masarap sa sausawan na ano, nilagang talong, nilagang okra, o kaya nilagang talbos ng kamote. O yung mga mahilig ng burong. Ng burong isda. Ayan na siya guys, oh. Yung mga mahihilig ng buro. Pwedeng pang negosyo. Ayan. Burong isda sa kanin. Pimented fish with rice.
Thank you guys for watching. Please subscribe my YouTube channel. Sinaida Acosta. Please like and comment below. Maraming salamat po. Ingat po tayong lahat. Ingat din po yung mga pamilya natin sa Pilipinas. Bye! God bless!